po tayong magpadala sa mga sinasabi po nitong mga propagandista ng China na tayo daw po ay nagsusulong sa interes ng Estados Unidos. Hindi po yun totoo. Ang isinusulong po nating interes dito, ang interes ng Pilipinas at ang interes ng bawat Pilipino. Ang Prime Minister po ng Japan na si Fumio Kishida ay makasaysayang naging pananalita diyan po sa joint session ng House of Representatives 19th Congress. Alam nyo, napakaraming inilatag ng mga magagandang layunin at nagawa ng bansang Japan sa napakahabang taon na rin po ng ating pagiging magkaibigan. Bagamat siyempre ang naging pasimula niyan hindi maganda, alam naman natin at hindi maikakaila na noong World War II, isa po itong Japan sa nagmalabis sa ating mga kababayang Pilipino. Pero yun po ay nakalipas na. Ang mahalaga, pinagbayaran po ng kanilang gobyerno ang pagkakamali na yan, at simula po noon, nang matapos ang gera, sila po ay naging matalik na kaibigan, ika nga, ng Pilipinas. At every now and then, tumutulong po para po sa ikalalago ng ating ekonomiya at ng buhay, kagaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Patuloy po nating panoorin ang balita mula po sa PTV4 at reaksyonan po natin ito, mga tol. Kakataon, dapat ay panatilihin ang maritime order. Ngayon, higit kailanman, iginiit niyang mahalaga ang kooperasyon sa pagitan ng like-minded countries, at nagbigay rin siya ng updates ukol sa pagtutulungan ng Japan, Amerika at Pilipinas sa usapin ng defense and security. Kooperasyon sa pagitan ng like-minded countries, katulad po ng Japan saka Estados Unidos. Kasi bakit? Tayo po ay demokrasya. Ang Estados Unidos po ay demokrasya at ang Japan ay demokrasya. Tayo po ay sumusunod kung ano po ang itinatadhana ng mga alituntunin sa ating bansa at sa international law. Ang problema kasi, sa pagsunod po natin na yan, meron pong isang bansa na hindi po sumusunod dito. In particular, ito pong China, kung saan ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong July 12, 2016 na kilalanin ang ating maritime rights or sovereign rights sa ating exclusive economic zone ay hayagan pong hindi sinusunod nito pong bansang China, bagkus ito po ay kanilang inaaring teritoryo at wala pong basihan yan sapagkat ang kanilang 9-line na nagsimula sa 11-line at ngayon ay 10-line na ay hindi po kinikilala ng international law at ng international community. Alam nyo, ang nakasaad po doon sa 2016 PCA ruling, ang ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone. Kasi dalawa lamang ang pagtatalo sa karagatan. Maaaring ito ay territorial rights or yung tinatawag na maritime rights. Yung maritime disputes na yan, settled na po yan noong 2016. Unfortunately, hindi po yan kinikilala ng China. Pero ang mahalaga, ito ay kinikilala ng international community, kaya naman kapag ka meron pong mga unlawful conduct at aggressive behavior, ito pong China dyan po sa West Philippine Sea, nahahayag po ito sa publiko at kinokonde na po ang China na isang magandang deterrence para po ang China hindi po gumawa ng hindi magandang aksyon, particular sa ating Philippine Coast Guard and as a whole sa ating bansa. Tuloy po natin ang nire-reaksyonan po nating balita. In the South China Sea, the trilateral cooperation to protect the freedom of the sea is underway. Yan ha, trilateral cooperation. Ay nagsisimula na po yan. Kasalukuyan na pong nangyayari. Sa pagitan po, siyempre, ng mga like-minded countries, Estados Unidos in particular, at saka ang Japan, kasama siyempre ang bansang Pilipinas. In addition to the participation of Japan's self-defense forces in the joint U.S.-Philippines exercises held last month, the first joint exercise by the Coast Guard agencies of the three countries was held in June this year. Alam nyo, kaugnay din yan.
isinusulong ngayon yung katumbas na visiting forces agreement sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Pilipinas, ng Japan at Pilipinas naman. At ito po ngayon ay tatawaging reciprocal access agreement. Parang visiting forces agreement po ito, kung saan ang mga sundalo po ng Japanese government at ang mga sundalo po ng Philippine government ay magsasagawa po ng mga military exercises para palakasin po ang ating military capability and defense and security. Nang sa ganon, ma-address po natin yung mga international threat and even domestic threat, in particular, yung nangyayari po sa West Philippine Sea. Kaya napakahalaga na tayo pong mga Pilipino, dapat nagkakaisa po tayo ngayon sa likod ng ating gobyerno. Hindi po natin dapat pinaniniwalaan ang mga maling naratibo na ipinapakalat po ng mga propagandista ng China. Alam nyo, ito pong mga propagandista ng China, minomonitor na po ito ng ating National Security Council at o ng gobyerno. At sila naman ay nire-respeto ang kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Pero lahat po ng ating karapatan, meron pong limitations. Kapag ka ikaw po ay hindi na maayos ang ginagawa mo at maaaring pumataksil ka na sa ating bayan, dapat masawata ka na at if necessary, masampahan ka ng kaso. Ngayon, ang pinalalabas nitong mga propagandista ng China, sinusupil daw po ang kanilang karapatan sa pag-criticize sa gobyerno. Wala pong katotohanan iyon. Hindi po gawain ng Marcos administration ang manupil sa malayang pamamahayag ng mga mamamayan nito. Kung meron man sigurong nanupil ng malayang pamamahayag, walang iba kundi ang Duterte administration. Tingnan ninyo sa nakaraang 6 na taon, lahat halos ng mga nakikriticize sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagsasampahan ng kaso, ang mga grupo ni Lenny Robredo, sinampahan ng inciting to seditions. Pero hindi po yung kinakitaan ng probable cause, kaya hindi umakyat sa korte. Si Leyla de Lima na napakaingay, laban kay Rodrigo Duterte, sinampahan ng kaso. Ang ABS-CBN na critical sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, natanggalan ng prangkisa. At hindi na nga po iyan nakapag-ere simula po noong 2020 kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko. O kaya kung meron mang nanunupil ng karapatan sa malayang pamamahayag, maliwanag na Duterte administrations ang gumawa po noon at hindi po ang kasalukuyang gobyerno. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Through these efforts, let us protect the maritime order, which is governed by laws and rules, not by force. Para mapalakas pa ang puwersa ng Pilipinas sa pagbibigay proteksyon sa ating pambansang interes, pangako ng Japan. Japan will continue to contribute to the enhancement of the Philippines' security capabilities, thereby contributing to regional peace and stability. Bukod sa Pilipinas, sinabi... Ako, dahil dyan sa pangako na yan at sa mga ginawa ng Japan, etong mga propagandista ng China ang iingay na naman. At target naman nila ngayon ang Japanese government. Nung nakaraan lamang, Estados Unidos ang kanilang tinatarget. Ngayon, Japanese government naman. Kasi talagang makikita natin dito mga tol kung paano po nila ipinapakita ang kanilang bias towards China. Alam nyo, kayong mga kapwa namin Pilipino na kumakampi sa China, dapat ang biases ninyo para sa Pilipinas, hindi para sa China. Ano bang mapapala ninyo kapag ka ang China nakuha po ang West Philippine Sea? Alam nyo, hindi maikakaila na ang China ang interest po dyan, hindi para sa Pilipinas, hindi para sa Pilipino. Kaya nila nais kunin ang bahagi ng West Philippine Sea para itaguyod ang kanilang military zone kung saan doon po isusulong nila ang interest nila sa buong mundo. In particular, doon sa Reed Bank na sinasabi trilyong dolyares ng langis ang matatagpuan na maaaring mag-sustain sa ekonomiya ng China sa loob ng 100 taon. Yan ang kanilang tinatarget. Tapos kakampihan nyo ngayon ng China at the expense of the Philippines and the Filipino people. Pag nawala sa atin at hindi natin na-explore ang mga langis na yan na matatagpuan sa bahagi ng West Philippine Sea, talo tayo dyan. Sigurado, panalo, China. Makikinabang ba mga Pilipino dyan? Hindi. Pero marahil kayong mga propagandista ng China, nakikinabang na kayo dyan sa kasalukuyan in particular.
eh merong mga nakikinabang, lalong-lalo na yung parrot ng China na si Sas Rogando Sasot o si Alan Troy. Ito kasing si Alan Troy, bakit natin sinasabing nakikinabang na ito sa ngayon? Eh pinag-aaral po ng Beijing, China bilang scholar sa kanyang ipinagmamalaking doctoral degree. Napakayabang kasi ng Alan Troy na yan eh. Akala mo kung sinong napakagaling, akala mo kung sinong napakarunong at siya lamang monopolya ang kaalaman para sa kanya. Eh kung lait-laitin niya ang mga anti, ang mga pro-Marcos at sumusuporta dito po sa pag-iit at paglaban natin sa ating karapatan diyan po sa West Philippine Sea ay wagas na wagas. Pero kung tutusin yung mga pinagsasabihan niya na mga walang kwenta, in particular yung mga katulad nitong sina Heydarian, si Professor Renato de los Santos Bayon o de la Torre, tapos si Professor J. Batong Bakal, eh hindi siya uubra sa mga yan kung debate lamang ang pag-uusapan. Pero dahil hindi naman kasi mayabang ang mga tunay na eksperto na yan, eh hindi na lamang pinapatulan itong si Alan Troy na nagpapakilalang Sas Rogando Sasot. Tuloy po natin ang pag-react dito po sa balita. ...ng Japan Prime Minister na mahalaga rin sa kanilang mapalagupa ang kanilang kooperasyon sa buong Association of Southeast Asian Nations. Kaya naman, nasasabik na rin silang mag-host ng ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo bago magtapos ang taon. In the commemorative summit meeting in December, we will jointly formulate a vision to create a new era of sustainable and prosperous development together while building trust for the next generation. Maging ang mga usapin ukol sa ekonomiya, kalusugan, turismo at kalakalan, naungkat din ng Japanese leader. Pangako pa niya hinggil sa Build Better More program ng administrasyon, makakaasa ang bawat isa na patuloy nila itong susuportahan. Ngayon, sasabihin ninyo na itong Japan walang kwenta. Mga propagandista talaga kayo ng China. Hindi nyo talaga naaalala na simula pa lamang sa nakalipas ng mga taon, napakalaki ng development assistance na walang inaantay na kapalit ang ibinigay po nitong Japan sa Pilipinas. Samantala ang China na ipinagmamalaki ninyo, nagpautang sa Pilipinas, nababaon ang Pilipinas ngayon sa pagkakautang, ang pinakamasaklap pa sa napakalaking interest at napakabilis na panahon ng pagbabayad. Parang loan shark ito pong China government kapag ka nagpapautang. Nakalulungkot lamang dahil 6 na taon po tayong inuto. Oh, I'm sorry to say that. Kasi sa aking pagkakaalam, ang inuto lang talaga si Rodrigo Duterte. Wala lang tayong magawa dahil pangulo siya ng Pilipinas at nire-represent niya ang mga Pilipino. Pero sa katunayan, ang naging uto-uto ng China, walang iba kung hindi si Rodrigo Duterte. Bakit? Eh, akala niya kasi dahil sa pagsunod-sunod niya rito sa China, yung mga loans na kanyang ine-expect, isa sa katuparan nitong China. At akala niya, porkit hindi niya nilabanan yung ating karapatan dyan po sa West Philippine Sea, ay papabor sa atin ang intention o interest na isinusulong ng China. Hindi po ganun ang nangyari. Mga mangingisda po nating kababayang Pilipino ang unang-unang naapektuhan. Pangalawa, dahil sa kapabayaan ng Duterte administration, hindi kagad natin na-explore ang langis dyan po sa West Philippine Sea. At ngayon, ang malampaya reserve po natin unti-unti nang nauubos. Sa mga susunod na taon, pag naubos po yan, problema na po ng gobyerno at problema ng bawat Pilipino. Pero kung noon pa lamang sana kumilos na siya at giniit ang ating karapatan na explore natin ang langis dyan, eh sana ang mga susunod na taon o kinabukasan ng Pilipinas, hindi na po mamroblema pa sa ating enerhiya. Pero malinaw na hindi maikakaila na yun po ay hindi inisip nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakaliit lang talaga ng pag-iisip kasi sa kanyang pamamahala. Ang kanyang term lamang ay 6 na taon at doon lamang siya nag-focus. Ano? Mapabuti puno sa loob ng 6 na taon and thereafter, bahala na yung mga susunod na pangulo sa problema ng Pilipinas. Tuloy po natin ang nire-reaction ng po natin balita.
through the 600 billion yen public-private assistance announced in February, which runs through March next year, we will continue to support economic and social development in line with President Marcos' Build Better More program. Sa mga nagdaang panahon, aminado si PM Kishida na marami ring pagsubok na pinagdaanan ang Pilipinas at Japan. Pero ang mahalagaan niya ngayon, naabot na ng dalawang bansa ang golden age ng magandang samahan. Looking back over the long history of our bilateral relationship, it has not always been smooth sailing. And today, the relationship between Japan and the Philippines is stronger than ever. Bago magtapos ang special joint session, buong puso namang nagpasalamat ang mga leader ng Kongreso sa Japanese leader. Okay, napakinggan po natin ha, ang balita. At malinaw na ang Japan, kaalyado at kaibigan po ng Pilipinas. At dahil mainit ang naging pagbisita na ito ni Prime Minister Fumio Kishida, e tinatarget din po siya at ang Japan government ng mga propagandista ng China na mga Pilipino. Anyway, iilan lang naman sila mga tol. Ito lang yung mga bilang na supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na mga maiingay. Pero sa katotohanan, irrelevant na ang mga ito eh. Kung tutuusin nga, dapat hindi na natin ito masyadong pinapansin. Kaso lang, hindi naman tayo pwedeng manahimik na lamang. Dahil ika nga ni Edmund Burke, "For an evil to triumph is for a good man to do nothing." Kapag tayo po'y nanahimik lamang at pinabayaan natin ang mga walang kwentang pananalita o pagpapahayag ng mga propagandista na ito ng China, eh para na rin po natin ipinanalo ang mga demonyo na mga katulad ng mga ito. Mga taksil sa bayan, mga makabagong makapili, at tama ang sinasabi po ng ating senador na si JB Ejercito na huwag maging makapili. At tama din ang sinasabi ng kapwa po natin vlogger pero journalist na si Mike Abe na mga taksil sa bayan ang mga tao na ito. At dapat ang mga taong taksil sa bayan, ibinubulgar po natin sa harapan ng publiko at ine-expose ang kanilang mga mali o kasinungalingan na pinagsasabi sa harapan ng publiko. Dito, hindi po natin isinusulong ang interes ng anumang bansa. Filipino interest or ating bansa ang dapat isulong dito, hindi interest ng kahit kanino. Although tayo nakikipagkaibigan sa Amerika, pero hindi po interest ng Amerika ang ipinaglalaban po natin dito. Ang pag-iit ng ating karapatan diyan po sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng ating karagatan, para po yan sa Pilipinas at para sa bawat Pilipino. Mantakin ninyo, hindi nyo ipaglalaban ang karapatan natin laban sa China, samantala yung mga Pilipino natin ng mga mangingisda, inaagawan na ng kanilang kabuhayan. Napakamahal ng galunggong sa kasalukuyan. Bakit? Kasi yung pinakamalaking reserve natin kung saan tayo nakakakuha ng mga galunggong, ang ating mga mangingisda kung saan nakakapanghuli dito, eh inaagaw ng mga Chinese. Inaagaw ng kanilang mga fishing militia. No, napakalakas sa kasaysayan sa istruktura ng bawat bansa. Kapag ang pinag-uusapan ay fishing fleet, pinakamalaki ang China. At ito ay pinabayaan ng nakaraang administrasyon. Biruin nyo, sila yung nanguhuli ng ating mga galunggong, tapos ang pinakamasaklap pa, i-export pa nila papunta sa atin. Tayo yung nag-i-import sa kanila kung saan yung ini-import nating isda, mga galunggong na huli sa ating karagatan. Sabi rin nga nitong si Antonio Carpio, doble bukol ang ginawa po nitong si China sa ating gobyerno, lalong-lalo na nung panahon nitong si Duterte. Eh, hindi naman may kakaila yan. No, sabi ni Duterte, sige, mangisda kayo dyan. Yun, ang tapos ang pinakamasaklap pa, hindi naman din maikakaila ito, may kautusan din mula dyan kay Duterte na patigilin ang Philippine Navy sa pagsasagawa ng sovereignty patrol. Ang sovereignty patrol, ito mga tol, yung ginagawa po ng ating Philippine Navy para protektahan po ang ating sovereign rights at sovereignty sa ating territorial sea at saka sa ating exclusive economic zone. Pero
Dahil sa kautusan na yon, walang magawa ang Pilipinas, Vidal Commander-in-Chief si Rodrigo Duterte, kung hindi sumunod. Salamat na lamang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At talagang yung pagiging pro-China na pulisiya ng Philippine government na hindi naman pumabor para sa atin, yan po ay kanyang inabandon. At siya po ay nagkaroon ng pulisiya na friend to all and enemy to none. Hindi natin kalaban ang China. Pero hindi rin na maikakaila na sila ay nananakop sa ating mga karagatan. Kaya naman dapat lamang ipagtanggol natin ang ating karapatan, particular ang sovereign rights po natin diyan sa West Philippine Sea. At yung pag-ship ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos ngayon bilang kaalyado ay tama lamang sapagkat ito ay may basihan. Una, like-minded country po natin ang Estados Unidos. Pangalawa, meron po tayong Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos na tumagal na po ng napakaraming taon. 1957, kung hindi ako nagkakamali, na-establish ang Mutual Defense Treaty. At sa tratado po na yan ng Pilipinas, both country eh obligated po na ipagtanggol ang kanilang mga bansa laban sa mga armed attack na maaaring manggaling sa ibang bansa. Hindi naman yan ibig sabihin na tayo makikipaggera sa China. Pero wag naman sana na kapag tayo po ay giniyera ng China, nandyan po in particular ang Estados Unidos na susuporta sa atin dahil obligasyon po nila yan under the Mutual Defense Treaty. Kaya wag po tayong magpadala sa mga sinasabi po nitong mga propagandista ng China na tayo daw po ay nagsusulong sa interes ng Estados Unidos. Hindi po yun totoo. Ang isinusulong po nating interes dito, ang interes ng Pilipinas at ang interes ng bawat Pilipino.